B1 Gang Adventure and Mystery Series, Case File Number 8, Wildlife Detectives, Kabanata 8, Hidden Camera. Malapit lang yun, Bogs. Lakarin na natin. Sabi ni Kiko nang makababa sa Pilcoa sa Quezon City ang dalawa. Galing na sila sa Ninoy Aquino Park kung saan nila kinuna ng video si Nagorio at ang ibang unggoy. Iyon ang misyon na ibinigay sa kanila ni Alana. Nang matapos ay nagyayari ito sa UP Diliman si Kiko dahil minsay nakakita siya ng nagtitinda ng mga ibon sa tabi ng kalye. Nagbabaka sakali siyang matitsempohan nila ang nagtitinda at makukunan iyon ng video. Teka muna, Kiko. Pigil ni Boging sa kasama. Hindi ba't sabi ng mga taga-protected areas and wildlife bureau sa atin kanina bawal na ang magtinda ng mga hayop na hinuli mula sa kagubatan? Oo. Ang pwede na lang itinda ay yung galing sa mga licensed breeders. Sagot ni Kiko. Illegal trader kaya itong pupuntahan natin? Tanong uli ni Taba. Sa malamang. Tango ni Kiko. Kasi hindi naman sila permanenteng nakapwesto rito eh. Ibig mong sabihin, palipat-lipat sila ng lugar? Oo. Sasakyan nila o nasa sasakyan nila ang mga ibon. Saka lang nila idinidisplay sa tabing kalye pag nakaparada na sila. Bakit ba, Bogs? Kung alam kasi nilang bawal ang ginagawa nila, palagay ko hindi tayo basta-basta makakuha ng video. Tapos hindi naman tayo pwedeng magpanggap na turista dahil wala sa itsura natin, Kiko. Kahit na may dala kang video cam. Sagot ni Boging na iningusto ang maliit na backpack na nasa likod niya. Estudyanteng estudyante talaga ang dating ng dalawa. Oo nga no. At hindi rin uubra ang pagiging school journalist dahil lalo silang hindi papayag. Napangiwing sagot ni Kiko. Pero sayang kung di tayo makakuha ng video. Ibang anggulo to sa report ni Miss Alana. If there's a will, there's a way. Ani ni Boging na nag-iisip ng paraan. Ilang segundo lamang at nagulat si Kiko sa bulalas ni Tabak. Eureka! Alam ko na. May naisip ka ng paraan? Hindi makapaniwalang tanong ni Kiko sa kasama. Ha? Wala pa. Nahihiyang sagot ni Bogie. Anong sinisigaw-sigaw mo? Ang ibig kong sabihin, alam ko na kung saan tayo pwedeng mag-isip ng gagawin natin. Ngingising-ngising paliwanag ni Bogie. Sabi na nga ba't hindi ka makakatiis? Umiiling na sabi ni Kiko. Sige na nga, saan tayo? Sa Jollibee o McDo? Tanong ni Kiko dahil ang ibinabaan nilang jeepney stop ay nasa harap mismo ng mga fast food stores. Ubus na ang french fries at taob na ang mga baso ng soft drink sa mesa ni Kiko at Boging pero wala pa rin silang maisip na plano. Hinihimas ni Kiko ang suot na hikaw habang nag-iisip ng may lumapit na crew member. Pwede ko nang ligpitin to? Tanong ng dalaga. Oo, thank you. Sagot ni Kiko na agad kinuha ang kanyang baseball cap na nakapatong sa tray. Teko. Habol ni Boging sa babae. Soyong akin na lang to ha. Oo ba? Tatawa-tawang sagot ng crew member dahil gusto pang i-take home ni Taba ang dalawang maliit na supot ng asin na hindi nila nagamit. Wala ka namang patawad, Bogs. Ani ni Kiko habang isinisilid ng kaibigan ng asin sa backpack. Abo, bali mo, kailanganin natin to. Pagtatanggol ni Taba sa sarili. Iba na syempre ang laging handa. Bakit?
Ano pa ba ang laman ng bag mo? Napangiti muna si Boging bago sumagot. Marami. Isa-isang dinukot niyon ang laman ng bag. May ketchup, chopsticks, paminta, toothpick, asukal, can opener, tissue paper. Wow! Manghang putol ni Kiko. Kalan na lang ang kulang dyan, Bugs, at may baon ka ng kusina. Nagtawanan ng dalawa, tapos ay nagkatitigan. Naiisip mo ba ang naiisip ko? Nakangiting tanong ni Kiko sa kaibigan. Hindi na sumagot si Boging. Inayos niyon ang laman ng bag. Isiniksik niyon sa ilalim ang mga abubot. Kinuha naman ni Kiko ang video cam mula sa paanan niya. Kasya kaya? Sabi ni Kiko habang isinisilid nila ni Boging ang video cam sa loob ng bag ni Taba. Ilawit natin tong lens pero tatakpan ko ang ibabaw ng notebook para hindi obvious. Mungkahe ni Boging. Ilang sandali pa at kapwa nakangiti ng malapad ang dalawang binatilyo. Kahit sa ang anggulo nila tignan, ang backpack ay hindi mahahalata ninuman na may kamera sa loob. Sinong magdadala nito? Tanong ni Boging. Ikaw na, subukan mo nga. Sagot ni Kiko. Maingat na isinuot ni Boging ang backpack. Inayos pa ng kaunti ito ni Kiko para diretso ang kuha ng kamera. Tandaan mo, Bugs, kung saan nakaturo ang kanang balikat mo, doon din nakatutok ang kamera. Sabi ni Kiko. Pero mamaya mo na i-on ng kamera pag malapit na tayo. Ani ni Boging. At kung nariyan sila ngayon? Sana. Hiling ni Kiko. 5 minuto silang naglakad. At saka lamang nakangitian ng dalawa nang makita nilang naroon nga ang nagtitinda ng ibon. Kahit malayo pa sila ay agad nilang natanaw ang mga hawla sa tabing daan. Sandali silang huminto upang i-on ni Kiko ang kamera. Game ka na ba, Bugs? Game na. Ganadong sagot ni Taba. Kunwari masayang nag-uusap ang dalawa nang makalapit sila sa sasakyang nakaparada sa tabing kalye. Napansin agad ni Kiko na kakaiba ang sasakyang ginagamit ng nagtitinda ng ibon. Pasadya iyon. Assembled lamang sa talyer. Parang Tamaraw FX ang itsura. Tinted ang mga bintana kaya hindi makita ni Kiko ang loob. Wala rin iyong pintura. Kung ano ang yerong ginamit sa body ay iyon na rin ang finish. Pasimpleng sinilip ni Kiko ang plate number. CMA321. Letter C ang simula. Naisip ni Kiko, ibig sabihin, sa Region 3 nakarehistro ang sasakyan. Nakasilong ang sasakyan sa loob ng mahayabang puno. Kasalukuyang nililinis iyon ng isang lalaking walang pantaas at nakapantalon lamang. Ang kabila ng kalye ay malawak na vegetable farm na may mahahabang garden plots ng iba't ibang klaseng gulay. Nang itoon ni Kiko ang paningin sa mga hawla ay saka lamang niya nakitang pinagpapatong-patong pala ang mga kulungan. 3 patong iyon at 5 kulungan bawat hanay. Pares-pares ang mga ibon sa loob ng hawla. Ang nasa ibabaw ay hawla ng iba't ibang klaseng loro at mga minor bird. Sa gitnang hanay na kulungan ay mga loro rin pero mas maliit ito kaysa sa nasa itaas. At ang nasa pinakailalim naman ay naglalaman ng mga mayang costa at mga maliliit na kuneho. Mayroon ding malalaking kulungan sa tabi. Ang isang ay may lamang malaking puting loro na may 2 piye ang laki. May ingay ang mga ibon. Nakatutuwang pagmasdan. Nakakaaliw. Kailangan pang ipaalala ni Kiko sa sarili na hindi na dapat bumili ng hayop para gawing alaga. Ayon kasi kay Alana, sa bawat isang hayop na hinuli sa kagubatan, may katapat itong namatay. Ibig sabihin, kung ang mga ngaso
ay nakakahuli ng 50 loro, hindi bababa sa 25 ang mamamatay bago pa makarating sa syudad ang mga ibon upang ipagbili. At karaniwan sa mga bumibili ay ginagawang aliwan lamang ang mga hayo. Kaya tiyak na hindi iyon makakapag-anak at sa malamang ay mamamatay na rin sa kulungan. Hindi na mabilang ni Kiko ang mga inalaga ang ibon noong bata pa siya. At lahat ng mga iyon ay nagkamatay din kahit pa maingat siyang mag-alaga. Hindi lamang iyon. Alam ni Kiko na may mga uri ng loro na monogamous. Ibig sabihin, isa lamang ang asawang pinipili nito sa habang buhay. Kapag namatay ang kapares nito, o kaya'y mahuli at magkahiwalay sila, ay hindi na ito maghahanap ng ibang asawa. Kaya hindi na rin ito magkakaanak. At kahit mababa pa sa 55 ang grade mo sa math, malinaw na kung magpapatuloy ang ganitong klaseng negosyo ay hindi na makakakita ng hayop ang susunod na kabataan. Pera na lamang iyong mga nasa larawan. Isa-isang inusisa ni na Kiko at Boging ang mga hawla. Kunwari namimili sila. Ngunit ang totoo'y upang makuhanan ang lahat ng mga ibon. Palihim na kinindatan ni Kiko si Boging bago siya lumapit sa nagtitinda. Naiwan si Taba na kunwari nilalaro ang daliri ang isang ibon. Ngunit pasimpleng itinutok na yon ang video cam sa dako ni Kiko. Magkano ho yung lorong iba-ibang kulay? Yung nasa dulo? Panimula ni Kiko sa dalawang lalaking nakaupo sa lilid ng puno. Tumayo ang isang mama. Ayon, 5,000, pares na yun. Nakangiting sabi nito. Ang mahal pala? Eh yung pula. Ganun din. Galing pa kasi sa Indonesia ang mga yan. Iyang nasa ibababoy, 2,000 lang ang isa. Mabait ang lalaki. Naglalaro sa 30 ang edad. Maayos din ang anyo nito. Hindi iyong tipo na inaasahan ni Kiko na walang modo o kaya'y gusgusin. Nagilty tuloy ang binatilyo sa ginagawa nila ni Bogin. Ngunit sa isang banda, hindi naman sinasabi ni Kiko na masamang tao ang kaharap. Kaya nga lamang ay hindi siguro nito nalalaman ang tunay na kalagayan ng mga hayop sa kagubatan na dapat na itong mag-iba ng hanap buhay. Ah, wala ho ako ganung kalaking pere. Magpapabili lang ako sa tatay ko, ani ni Kiko. Eh di bumalik ka bukas, isama mo ang tatay mo, sabi ng mama. Nandito rin ho kayo bukas? Ah oo, iho, 1 linggo kami rito. Marami kasing dumadaan dito ngayon, paliwanag ng lalaki. Ah, sana ho sa probinsya kayo pumesto. Mas marami yata ang mahilig sa hayop dun, tumango ang lalaki. Oo nga, kaya lang hindi na kami pwede ron. Pinagsabihan na kami eh. Tama si Boging. Alam nilang hindi na sila dapat nagtitinda ng hayop, naisip ni Kiko. Noon nga sa Cavite eh umaabot sa 150,000 pesos ang benta ko. Nakakabenta pa nga ako ng agila dun eh. Ano hong agila? Yung kulay brown? Hindi, yung monkey eating eagle. 10,000 lang isa nun. Pero per order yun. Hindi pwedeng i-display. Pagmamalaking sagot nito na walang kahinahinalang karagdagang impormasyon laban sa kanila ang sinabi. Napalingon si Kiko sa dako ni Boging. Lihim siyang napangiti nang mapansing nakatutok pa rin sa kanila ang kamerang nakatago sa bag ni Taba. Nai-record ang sinabi ng mama. Tama rin si Miss Alana. Madalas ay kusang nagsasalita ang nagtitinda kapag hindi ito naghihinala. Tuluyan nang naglaho ang natitirang simpatsya ni Kiko sa kausap. Kahit sino ay nakakaalam na kaunti na lamang ang natitirang Philippine Eagle at ang pagkakakitaan pa iyon ay suktulan na. O ano, alin ba dyan ang gusto mo para ma-reserve na? Tanong ng lalaki na nagpasimulang maglakad papunta sa mga hawla. Yun hong nasa ibaba,
Masyadong mahal yung nasa taas eh. Ani ni Kiko habang humahakbang sila palapit sa mga loro kung saan nakatayo si Bogie. Kailan kayo babalik? Ah, bukas ba? Ah, oo, bukas. Pagsisinungaling pa ni Kiko. Bayaan nyo at pipilitin kong isama ang tatay ko. Ikaw, Iyo, wala ka bang nagugustuhan? Tanong ng lalaki kay Bogie. Ang kukit uno mong rabbit nyo. Mabilis na sagot ni Bogie. Nakaturo iyon sa kulungang nasa pinakailalim. Nasa loob nito ay mga batang kuneho. Kasing laki lamang ng kamay ni Bogie, animoy mga laruan. Matutuwa si Joe pag binili natin siya. Lalo na yung puti oh. Sabi ni Bogie na agad yumuko upang ituro sa kasama ang tinutukoy. Halos lumuwa ang puso ni Kiko sa ginawa ni Bogie. Nawala sa loob ng kaibigan na hindi ito dapat kumilos ng marahas. Nahulog ang notebook at nakatakip sa kamera. Lumantad ang lente ng videocam. Napatingin si Kiko sa mama. Nakakunot noo ang lalaki. Ano yung nasa bag mo? May pagdududa sa tinig ng tanong nito. Agad na dumiretso ng tayo si Bogie. Ho? Kamera ho. Gamit ko ho sa eskwela. Member kasi ako ng drama club. Mabilis na sangga ni Bogie. Ngunit hindi naglaho ang kunot sa noon ng mama. Talaga? Meron din ako niyan sa bahay eh. Patingin nga ng videocam mo. Sabi nito sa tonong hindi na natutuwa. Umangat ang mga kamay ng lalaki akmang kukuhanin ang backpack ni Taba. Mahigpit na hinawakan ni Kiko ang kaliwang braso ng kaibigan at hinila iyon. Bugs! Takbo! Bilis! Tarantang sigaw ni Kiko sa kasama. Hoy! Hoy! Tumikil kayo! Hoy! Sigaw ng lalaki na agad sinenyasan ang mga kasama. Maiwan kayo rito! Ani nito sa lalaking naglilinis ng sasakyan. Galit na hinabol ng mamang nagtitinda at ng isa pang kasama nito sina Kiko at Bogie. To be continued.